Mahigit 70 miyembro raw ng pamilya Ampatuan ang tatakbo sa eleksyon sa susunod na taon. Kabilang dito ang half-brother at pamangkin ng pangunahing suspect sa massacre na si Andal Ampatuan. Tingin ng isang political analyst, hindi raw basta-basta mawawala ang impluensya ng mga Ampatuan sa Maguindanao. My report, si Tina Panganiban Perez. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama ang ilang kaanak ng mga nasawi sa karumal-dumal na Maguindanao Massacre at ang ilang miyembro ng pamilya Ampatuan. Kabilang sa mga dumalo sa pagunita ng ikatlong anibersaryo ng massacre, ang half-brother ng prime suspect na si Andal Ampatuan na si Provincial Board Member Dato Sarip Ampatuan. Naroon din ang pamangkin itong si Provincial Board Member Dato Yaser Ampatuan. Kapatumatakbo sa eleksyon 2013 ng dalawa sa ilalim ng Partido Liberal at kaalyado ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatu. Umalma naman ang dalawang Ampatuan sa sinabi ni Senator Franklin Drilon na patatalsikin sila sa LP. Giit nila, wala naman daw silang kinalaman sa madugong massacre. Ang bitawan mo na salita ay okay naman din po yun kung sino naman ang nagkasala. Pero kung nandito naman namin na walang kasalanan ng pamilya ng Ampatuan, tawin kami po. Kung sakali naman, yun na ang karapat dapat na gawin ng Liberal Party na aalisin ang mga Ampatuan sa Liberal Party, matatanggap po namin dahil hindi namin ipipilit ang aming sarili. Ilan lang sina Dato Yaser at Dato Sarip sa dumami pambilang ng mga Ampatuan na gustong maupo sa pwesto. Kaya bagamat nakakulong daw ang ilan sa kanila, dama pa rin ang impluensya ng mga Ampatuan sa politika. Hindi tuminag ang impluensya at kayamanan ng mga Ampatuan bagamat sila'y nasasakdal ngayon doon sa tinatawag nating trial of the century. Mm-hmm. Bakit kaya, sir? Kasi nakakulong na sila eh. Well, alam mo kasi, unang-una, miski sila'y nakakulong, intact pa rin ang kanilang kayamanan. Intact na intact pa ang makinarya ng mga Ampatuan. No? Meron pang political clout dahil historically, yung buong probinsya, kasama na ang katabing probinsya ng Suntan Cordarat, ay talagang hawak ng mga Mangundadato at ng Ampatuan. And both clans, actually, by marriage or by intermarriage, control the politics of the area. Kaya hindi nakapagtataka na ganong kadami yung mga kandidato. Kahit bawiin din daw ang Certificate of Nomination and Acceptance para sa mga Ampatuan, makakatakbo pa rin sila sa eleksyon. Habang hindi sila napapatunayan nagkasala, nandun pa rin yung kanilang karapatan na sumapit sa mga eleksyon. To judge and say that all of them therefore should not run or should not be elected to public office is also unfair to some of those who have served in the local level and are not directly related to the massacre. Okay. Hindi dapat yung mabait o salbahe ang basihan ng pagpili ng mga kandidato. Pati hindi dapat yung apelyido. Kundi dapat kung sila ba'y nagsilbi na ng tama sa local level, kung sila ba'y nasangkot sa katiwalian, at kung sila ba'y nasangkot sa massacre. Ang dami rin daw ng mga kandidatong Ampatuan at Mangudadato na parehong political dynasty, tanda raw ng kahinaan ng anumang partido o civil society group sa Maguindanao. Sa huli, ang kapangyarihang pumili ng mga opisyal na Maguindanao at iangat ang estado ng probinsya ay nasa kamay ng mga botante nito. Tina Panganiban Perez, GMA News.